Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid na minamahal na sumusubaybay sa ating gawain every Friday, ang Friday Night Bible Study. Sa ating pong paglalakbay kasama ang ating Panginoon o sumusunod tayo sa Panginoon ay mahabang panahon na po, magtatatlong taon na ayon sa kanyang ministeryo. At ito po ay ating pong hanguin sa Mark chapter 12. At yan po ang ating bubuksan ngayong gabi, pag-aralan natin ang kanya pong ministeryo. Siya po ay nagturo sa templo at ngayon ay Martes na. At sa pagdating sa pagkatapos na maghapon, tinalakay ni Jesus dito ang mga doktrina ng mga pinuno ng relihiyon, mga Pariseo, Herodiano, mga Eskriba at Saduceo. At nakita natin kung paanong inilantad ng Panginoon ang gawi ng mga pinuno ng relihiyong ito na kung saan sila po ay mapagkunwari, nais nilang hulihin ng Panginoon sa kanilang pamamaraan upang mayroon silang maibibintang o maikakaso sa paglilingkod ng ating Panginoon. So ngayon tignan natin ang verse 41 hanggang 44. At ito po ay may kaugnayan po sa isang dukha na babaeng balo na siya po ay naghulog ng kanyang pananalapi sa kabangyaman sa templo. Basahin natin ang verse 41 to 44. Umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi sa kabangyaman. Maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Dumating ang isang babaeng balo at siya'y naghulog ng dalawang kusing na ang halaga'y halos isang pera. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghuhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay naghulog muna sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan." Itong salita ng Panginoon, tayo po ay dumako muna sa panalangin. O dakilang Diyos, purihin ka sa iyo pong kadakilaan. Sinasamba ka namin sa gabing ito. At ang aming pagsamba ay nababatay po sa aming pakikinig ng iyong salita. Nawa ang aming puso ay totoong magpuri at magluwalhati sa iyong dakilang pangalan dahil po sa mga katotohanan ng aming matututunan. Salamat po sa banal na Espiritu na siya nagbibigay ng liwanag ng kaalaman ng iyong pong salitang espiritual. Salamat po, Diyos, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tulad ng aking nabanggit kanina, ang Panginoon po ngayon, araw ng Martes at ito ay bandang hapon na matapos niyang tinalakay ang mga doktrina ng mga pinuno ng reliyon dito na pawang mga tradisyonal o tradisyon. Kumbaga, ito yung kanilang turo, ang oral law o komentaryo ng moral law ng ating Panginoon. At tinalakay dito ang kanilang mga doktrina at ang pagtutuwid ng Panginoon at pagbibigay ng encouragement at edification sa kanyang mga alagad na sana nawa kanilang higitan ang katuwiran ng mga Pariseo at Eskribang ito. Sa pagkatapos ng araw na ito, sa huling insidente ng kanyang pampublikong ministeryo, si Jesus ay nagmasid sapagkat ito yung oras na kung saan ang mga tao ay maghuhulog ng kanilang salapi sa kabangyaman sa templo. Ito po ay kanyang inoobserbahan bawat isa na nagkakaloob. Na may napansin siya rito na isang kakaiba at tinawag niya ang atensyon ng kanyang mga alagad upang tignan at maunawaan at matutunan kung ano yung ipapahayag ng Panginoon tungkol sa isang balo na nagkaloob ng kanyang dalawang kusing. Nang dalawang kusing nito ay halos kasing halaga ng isang mamera, isang pera. So nagbabala ang Panginoon sa nakaraan na higitan ang katuwiran ng mga Pariseo ito sapagkat
Itong mga pariseyong ito, sila ay nagsusuot ng magagandang kasuutan, nagpapatawag pansin, sila ay gustong sila ay pinararangalan sa mga handaan, sa mga palengke, sa templo, sa kanilang pagsamba sa sinagoga, ay talaga nang nagpapakita sila ng gilas. Ngunit, isang bagay na sinabi ng Panginoon, kanila pong talagang nilalapa ang kabangyaman ng para sa mga balo. Kanilang nilalapa ang bahay ng balo. Mababasa natin sa verse 14. Sinasakmal nila ang mga bahay ng mga babaeng balo at bilang pakitang tao, nananalangin sila ng mahaba. Ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan. Na pagkatapos nito, mga kapatid, nakita at nasundan ng mga alagad ng ating Panginoon, siya po ay nagmasid sa templo. Ito po ay nasa bulwagan ng mga kababaihan na kung saan kasama pong sumasamba babae rito at doon po sa kabangyaman. Na ang hulugan po ng kayamanan dito ay para pong trompa, no? Maliit ang bunganga sa taas, kailangan akyatin pa ito ng hagdanan upang doon ihulog ang mga kaloob ng mga tao, mga mayaman at mahihirap. At talaga namang nagtutrumpeta yung mga tao kapag mayaman ang naguhulog at marinig ang bagsak nitong kayamanan doon po sa ibaba dahil para itong trumpeta. Ngunit ang babaeng balo, wala pong narinig na bumabagsak na pera. So tignan natin, ang kasaysayang ito, ano po ang ating matututunan at ano ang tinuturo ng Panginoon sa atin bilang mga alagad. Natingnan natin una ang pangyayari. Basahin muna natin ang verse 41 to 44 upang maunawaan natin ang buong pangyayari. Ganito po ang sabi sa verse 41 to 44. Umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi sa kabangyaman. Maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Tumating ang isang babaeng balo at siya'y naghulog ng 2 kusing na ang halaga'y halos 1 pera. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghuhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan." Now, tandaan natin, ito'y oras ng kontribusyon sa kabangyaman ng templo. At napansin dito ng Panginoon ang paglalaga ng salapi nitong maraming taong mananambahan. At ito po dito, sa ayon po sa komentaryo, ito mayroong 13 sisidlan ng hulugan na sa bulwagan ng mga kababaihan o sa patio ng mga kababaihan. Mapapansin natin, 2 uri ng tao ang naghulog dito. Mayayaman at mahihirap. At sino ang kinalugdan ng Panginoon? Unang-una, pansinin natin ang mayayaman, ang kanilang kontribusyon. At umupo ang Panginoon sa tapat ng kabangyaman. Now, pansinin natin, pinagmamasdan ng Panginoon kung sino yung mga naglalagay ng kanilang kayamanan o kanilang kaloob sa templo, sa kabangyaman ng templo. Umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan ang mga taong naguhulog ng salapi sa kabangyaman. Ano pong leksyon? Hindi po binabaliwala ng Panginoon ang mga pagkakaloob po, lalo na sa ating pagsamba. Minamasdan niya ito. Ito'y kanyang tinitignang maigi. At ang sabi sa verse 41, maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Wow! May mga trumpeta ito kapag ang mayaman ay naghuhulog ng malaking halaga. Kapuri-puri talagang mayayamang ito. Sila po ay talagang itinataas ng maraming tao. At ito po ay
mapapansin natin sa Exodus chapter 35, verse 20 to 29, basahin ko lamang iyon upang maunawaan natin ang kalagayang ito na kanlang minana pa ito sa batas ni Moises. Ganito ang sabi, Exodus 35, verse 20 to 27. Pagkatapos ang buong sambahayan ng mga anak ng Israel ay umalis sa harap ni Moises, at sila'y dumating, ang lahat ng taong napukaw ang kalooban at lahat ng pinakilos ng kanyang espiritu at nagdala ng handog sa Panginoon upang gamitin sa toldang tipanan at para sa lahat ng paglilingkod doon at para sa mga banal na kasuotan. Kaya sila'y naparoon, mga malalaki at mga babae, ang lahat ng mayroong kusang loob at nagdala ng mga aspile, mga hikaw, mga singsing na pantatak, mga pulsera at sari-saring alahas na ginto. Sa makatwid, lahat na nag-aalay ng handog na ginto sa Panginoon. At bawat taong may telang asul, kulay ube o pula, pinong lino o balahibo ng mga kambing o balat ng mga tupa, na kinulayan ng mga pula o mga balat ng kambing ay nagdala ng mga iyon. Ang lahat na nakapaghandog ng handog na pilak at tanso ay nagdala ng handog sa Panginoon, at lahat ng tao ay may kahoy na akasya na magagamit sa anumang gawain ay nagdala nito. Lahat ng mga babaeng balo may kakayahan ay naghabi sa pamagitan ng kanilang mga kamay at dinala ang kanilang mga hinabi sa telang asul, kulay ube at pula at hinabing pinong lino. Lahat ng mga babae na ang mga puso ay pinakilos na may kakayahan ay naghabi ng balahibo ng kambing, at ang mga pinuno ay nagdala ng mga batong onyx, mga batong pang-ingaste para sa ephod at sa pectorial. Now ito po ay talagang kinagisnan sa turo po ng batas ni Moises na dapat lahat po ng mananambahan ay dapat maghandog, magkaloob para po sa paggamit sa templo. Ito po yung kabangyaman para sa templo. Ganito pa ang Exodus chapter 36 verse 2 to 7. Tinawag ni Moises sina Belzael, Aholayab at lahat ng marunong na pinagkalooban ng Panginoon ng kakayahan, lahat ng may pusong napukaw na maroon upang gawin ang gawain. At kanilang tinanggap mula kay Moises ang lahat ng handog na dinala ng mga anak ng Israel na nagagamit sa gawang paglilingkod sa santuario upang gawin. Kanilang patuloy silang dinalhan ng kusang handog tuwing umaga. Kaya dumating ang lahat ng mga taong may kakayahan na gumagawa ng lahat ng mga gawain sa santuario, na bawat isa'y mula sa kanyang gawain at kanyang ginagawa. At kanilang sinabi kay Moises, ang bayan ay nagdadala ng higit kaysa kailangan sa gawaing iniutos ng Panginoon sa ating na ating gawin. Kaya si Moises ay nagbigay ng utos at ipinahayag nila sa buong kampo na sinasabi, wag nang gumawa ang lalaki o babae man ng anumang higit pa para sa handog na santuario. Kaya pinigilan ang taong bayan sa pagdadala, sapagkat nadalangan nila ay sapat na sa paggawa ng lahat ng gagawin at higit pa. Napansinin nyo, talagang ito po'y buong puso nilang inihahandog mula sa kanilang puso na napukaw ng banal na espiritu, na sila'y kusang nagdala upang gamitin sa templo. Ito'y kanilang gawang sakripisyong pagsamba. Ngunit pagdating dito sa panahon ni Jesus, ay yung tradisyon na lamang, mayroong pagmamalaki, may pagyayabang ang mga ginagawa dito. Ang mayayaman, sila po'y naguhulog ng kanilang kasaganaan. Pero tignan nyo naman ang kontribisyon ng isang mahirap na babaeng balo. Ang sabi sa verse 42, dumating ang isang babaeng balo na siya'y naghulog ng dalawang kusing na ang halaga'y halos isang pera. Mga kapatid, kung ating pong titignan ito sa konteksto po ng kanilang pananalapi, yung po yung tinatawag dalawang kusing, mga kapatid, ay kung sa halagayan sa kanila, kung tawagin yan, ay quadras. Ito po ay halos 64th na bahagi ng isang dinaryo. Ang isang dinaryo ay sweldo yan sa isang araw na trabaho. At ang ibinibigay nitong babaeng ito, pang-anim na pot bahagi doon sa isang dinaryo. Now, kung sa ating panahon,
ang minimum sa atin ay 300 pesos. Ang halaga ng ibinigay nitong babaeng balong ito ay 64% noong 300. Magkano yun? 4 centavos. 4 na sentimos lamang. Sa panahong yon, 2 kusing. Ang halaga ay 1 sentimo. Makikita natin na kaiba o kaawawa kung titignan natin ang kaloob ng babaeng balo. Pero tignan ninyo, kinalugdan ito ng Diyos. Kinalugdan ito. Sapagkat ang sabi po ng Panginoon sa verse 43, na kanyang tinawag ang kanyang mga alagad, ang sabi, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, na ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naguhulog sa kabangyaman. Paano nangyari yun? Yung 2 kusing, mga kapatid, 4 na sentimos lamang kontra sa 300 na daily wage, ay nalugod ang Panginoon. At ang sabi, higit siyang naghulog kaysa sa lahat na naghulog sa kabangyaman. Alam niyo kung bakit? Verse 44, sapagkat, ang sabi ng Panginoon, silang lahat, yung mga mayayaman, naghulog mula sa kanilang kasaganaan. Eh, wala pong puhunan yun eh. Sobra sa kanilang kayamanan, at ang kanilang puhunan doon ay pagmamataas at pagmamalaki na malaki ang kanilang hinuhulog, ganong yun ay isa lamang dumi sa kuko ng kanilang kayamanan, ang kanilang hinuhulog. Samantalang ang babaeng balong ito, ang sabi sa verse 44, ngunit siya sa kanyang kasalatan, salat na salat ang babaeng balong ito, dahil alam nyo ang babaeng balo, wala na po itong masasandigan, wala na siyang asawa, wala na naghahanap buhay para sa kanya, marahil ito ay naglilimos na lamang, o di kaya sa kanyang kahinaan babae, nagtatrabaho siya, pero gaano lang ang kanyang natitipon, maliit na sahod lamang, maliit ang sweldo. Di tulad nitong mga taong itong nasa opisina, presidente, may mga negosyo, limpak-limpak na salapi. Pero ang babaeng ito, ang sabi ng Panginoon, sa kabila ng kanyang kasalatan, inihulog niyang lahat ng nasa kanya. 2 kusing lang ang nasa kanya. 2 kalahating sentimos lamang ang nasa kanya, pero inihulog pa niyang lahat. At ang sabi pa ng Panginoon, hindi lamang lahat inihulog niya, ibig sabihin, ang kanyang buong kabuhayan, grabe kasalat, kapobre ang babaeng ito, buong kabuhayan niya, 2 kusing, kanya nga ang Panginoon ay talagang humanga sa kanya. Labis ang paghanga ng Panginoong Jesus, kaya tinawag niya ang pansin ng kanyang mga alagad. Eto, tularan niyo itong babaeng ito sa kabila ng kanyang kasalanan, sa kanyang kahirapan, lahat-lahat ng sa kanya, lahat ng kabubuhay niya ay ibinigay niya. Wala po itong tutol, kundi ito talaga ay may puhunan, napakabigat, napakasakit, pero ibinigay niya. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Mabigat po yung sinabi ng Panginoon. Ang sabi sa 44, no? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. No. Ano po ang makikita natin dito? Yung kasaysayang ito. Sa lahat ng kasaysayan, pagdating sa kabangyaman, paghuhulog, kaibang baba ang balong ito. Ngayon, tignan natin ikalawang bahagi ng ating mensahe. Obserbahan natin. Yun yung ikalawang bahagi, ang obserbasyon. Kanina, ating nakita ang buong kasaysayan, ang buong pangyayari. Ngayon naman, ang buong obserbasyon. Ano makikita natin dito? Makikita natin dito ang kahalagahan ng aral na ibibigay ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang sabi sa verse 43, pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad. Bakit po? Importante yung sasabihin niya.
At napakalagang matutunan ito ng kanyang mga alagad, ang kanyang mananampalataya. Napaka-importante ito. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, nung pinalapit sila, halika, tignan niyo yung babaeng balo niyo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo. Pag sinabi yun ng Panginoon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, abay, kailangan pakinggan mo ang katotohanan ito. Sapagkat siya ay nalugod sa kaloob ng balo. Ang sabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nahuhulog o naguhulog sa kabang yaman. Anong leksyon ang makikita natin? Unang-una, sa ating pagkakaloob, malaki man o maliit ang ating ipagkakaloob sa kabang yaman ng iglesia, kailangan tiyakin nating ang Diyos ang nalulugod sa ating pagkakaloob. Hindi ang ating sarili ang natataas gaano man ito kalaki o gaano man ito kaliit, ay huwag nating ikahiya sa atin. Sapagkat ang mahalaga sa ating pagbibigay, pagkakaloob, ay yung ating puso na bigay todo buong pagmamahal at pagmamalasakit sa gawaing pagkakaloob sa templo. So tingnan natin ang kalagaan ng pagkakaloob, hindi sa halaga, kundi sa kalooban ng nagkaloob. Wala po sa halaga eh. Sinusukat ng Diyos ang ating sakripisyo hindi sa laki at hindi sa liit, kundi sa ating kalooban. Gaano katindi, kabigat, pamumuhunan natin. Ang sabi nga 2 Samuel chapter 24 chapter 24 verse 24. Yung pong si David po, nang siya po ay gustong maghandog sa Panginoon. Ang sabi ni Arauna sa kanya, Panginoon, narito ang mga hayop. Sige, patayin nyo para kayo maghandog sa Diyos. Pero ang sagot ni David, ngunit sinabi ng hari kay Arauna, hindi, kundi bibilhin ko ito sa iyo sa halaga. Magkanong halaga nito? Bibilhin ko sa iyo. Ba't sinabi yun ni David? Dahil sa marami siyang pera, kaya niyang bumili? Hindi. Ang dahilan ganito. Ang sabi niya, hindi ako mag-aalay ng mga handog na sinunog sa Panginoon kung Diyos nang hindi ko ginugulan ng anuman. Talagang pinupuhunan niya. Kailangan siyang magbayad, magsakripisyo, anumang halaga. Sa gayoy, binili ni David ang giikan at ang mga baka ng 50 siklong pilak. Binayaran talaga ni David. Kapag siya'y nagkaloob sa Diyos, nagsakripisyo siya, ay talagang buong puso niya ito. Talagang namumuhunan siya. Ginagastuhan niya. Talagang binibigay niya ang nararapat para sa Panginoon. Kaya ang pagkakaloob ay naaayon sa tamang motibo. Kung mayaman ka, dapat tama ang motibo. Kung mahirap ka, dapat tamang motibo. Kaya napakalaga po, yung pong nagkakaloob, hindi yung kaloob eh. Pero kung pinahalagahan mo sa pagkakaloob, abay, wala pong limit. Wala pong boundary, walang sukat. Ibibigay mo talaga. Ang sabi nga sa verse 44 sa Mark chapter 12 verse 44, sapagkat silang lahat, sabi ng Panginoon sa mga alagad tungkol doon sa mayayaman na naghandog sa templo, sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan. Ibig sabihin, walang kwenta yung ibinibigay nila. Walang puhunan, walang kirot sa kanilang puso. Natutuwa sila dahil sobra. Ang sabi ng Panginoon, silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan. Ngunit, siya,
ang balo sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya. Walang naiwan sa kanya. Yung mayaman, sobra-sobra yung kanilang mga naipon. Sobra-sobra ang kanilang ibinigay ay dumi lamang sa kuko ng kanilang kalingkingan. Kaya hindi yung kinalugdan ng Diyos. Sapagkat kung talagang sila may pera, hindi sila magbigay ng higit pa sa kailangan. Pero ang babaeng ito, sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya at hindi lang yun, ang kanyang buong kabuhayan. Buong kabuhayan. Ibig sabihin, hindi siya nanghinayang kung wala siyang makain, wala siyang pambili ng baro, basta ang mahalaga sa kanya, ibigay ng buong puso ang kanyang kaloob. Tulad nung sa panahon ni Moises na pati siya aspili, lahat ng mga singsing na mga sira, talagang ibinibigay nila dahil nais nilang magbigay dahil utos ng Panginoon at kalooban ng Panginoon. Kaya nga, ang pinaka mahirap ay nagiging mayaman sa pananampalataya. At ang mga mayayaman sa salapi, ang pinakamahirap sa pananampalataya. James chapter 2 verse 5. Makinig kayo, minamahal kong mga kapatid, hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibotang ito upang maging mayaman sa pananampalataya? Nakita nyo? Ang mahihirap kasi, kakainin na lang nila o paglaanan may karamdaman pero ibinibigay pa rin nila sa Panginoon sapagkat yun ang kalooban ng Diyos at yun na hiningi ng Panginoon. Sinusukat ang ating pananampalataya kaya sa kanilang kasalatan sila yumayaman sa pananampalataya. Yun ang sinabi sa James chapter 2 verse 5. Makinig kayo, minamahal ko mga kapatid, hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutang ito upang maging mayaman sa pananampalataya? At mga tagapagmana ng karian na kanyang ipinangako sa mga nagmamahal sa kanya. Nakita nyo, nagmamahal sa kanya. Kaya, pang-apat na obserbasyon ng kalagaan ng ating pagkakaloob, hanggang ngayon, minamasdan yan ng Panginoon. Sa tuwing tayo po ay mayroon pong offering sa church, sa simbahan, minamasdan ng Panginoon, mayroon bang kirot sa puso natin dahil sa ating pag-ibig sa gawain ng Panginoon, binibigay natin ang dapat ibigay na mayroong puhunan sa ating mga puso. Minamasdan ng Panginoon yan at alam naman natin, hindi siya nalulugod sa mga mapagkunwaring pagkakaloob. Simula noon, mga kapatid, minamasdan ng Panginoon ang mga nagkakaloob sa iglesia. Tulad na lamang ni Ananias at Sapphira. Anong nangyari sa kanila? Pareho silang namatay. Hindi sila tapat eh. Ayaw nilang mamuhunan. Gusto nilang makalamang. Gusto nilang magpakita na sila'y nagkakaloob. Pero mas lamang sila, hindi sila nagsasabi ng totoo. Pero tignan nyo, nakita rin ng Diyos at ipinayag kay Pablo ang mga taga Macedonia kung paano silang magkaloob. Basahin natin 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5. Ito'y ipinakita ni Pablo sa mga taga Corinto sapagkat itong kulang ng mga taga Corinto, bagamat ang mga taga Corinto ay punong-puno ng mga kaloob espiritual, pero ang kulang sa kanila ay ang pagiging mapagkaloob, mapagbigay sa gawain ng Panginoon. Tingnan niyo sabi. 2 Corinthians 8 1 to 5. Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paanong sa matinding pagsubok, nakita nyo, yung mga iglesia taga Macedonia, talagang naroon sila sa pagsubok, mahirap ang buhay nila. Ang sabi, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Hindi po naging hadlang yung kanilang kapighatian, bagkus lalo pa silang yumaman. Yumaman sila sa kagandahang loob. Paano kaya nila nagawa yun?
Verse 3, ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya, na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Nagpupumilit pa, nagmamakaawa pa na tanggapin niyo itong aming kaloob. Ang sabi sa verse 5, at ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Nakita niyo, ang puso nila sa Panginoon, hindi nila iniintindi ano yung kulang, ano yung kukulangin sila, kahit na maubusan sila, basta sa Panginoon. Ibinigay muna ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos. Ganun po katindi ang mga nakikita ng Panginoon. Hanggang ngayon, minamasdan ng Panginoon sapagkat walang natatago sa Diyos. Walang natatago. Kaya nga, ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians, dapat ihanda natin ang ating mga kaloob na namumuhunan tayo. Namumuhunan tayo na talagang dahil sa pagmamahal natin, kahit nakapusin tayo, dahil gusto nating magkaloob, gawin natin. Sapagkat, kung pagkukunwari lamang ang ating pagkakaloob, alam ng Panginoon yan. Tandaan nyo ang Hebrews chapter 4, verse 13, at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Meron palang pagsusulit, mga kapatid. Alam niya ang ating pagbibigay. Hindi ito nakakatakas sa maingat na mata ng ating Panginoon. Yung po yung obserbasyon natin. Kaya nga, sa ating pagtatapos, ang kaloob ng balo dapat mag-udyok sa ating mag-isip tayo. Magnilay tayo tungkol sa ating sariling pagbibigay. Tayo ba'y nasa kalooban at layuin ng Panginoon kaya tayo nagkakaloob, o kung ano lamang ang gusto natin? Kung ano lamang. Maaari nating isipin tayo'y mahusay sa pagbibigay, ngunit ang tanong, tayo nga ba? Dumudugo ba ang puso natin dahil sa pananampalataya kaya tayo nagbibigay, o dahil sobra-sobra lang ang ating mga kinita? Mas malalim na sakripisyong pagbibigay ay ang paglilingkod sa Panginoon. Buong puso ba ang paglilingkod natin? Binibigay ba natin ang panahon, ang ating oras para luwalhatiin siya, sambahin siya sa araw ng Sunday, luwalhatiin siya sa oras ng pulong panalangin, luwalhatiin siya sa iba't ibang pagtitipon natin? Mayroon ba tayong pagsakripisyo? Namumuhunan ba tayo? Napapansin ito ng Panginoon, mga kapatid. Hindi bulag ang Panginoon. Minamasdan niya kung paano tayo magkaloob ng ating buhay sa gawain, sa prayer meeting, at sa iba pang mga pagtitipon na ating ginagawa. Hindi lamang sa pananalapi. Tayo ba'y nananalangin sa ating buhay? Kung ikay nasa iyong trabaho, siya ba ang binibigyan mo ng luwalhati? Nagbibigay ba tayo ng luwalhati sa Diyos? Mayroon ba tayong pamuhunan na maglaan muna tayo ng ilang sandali na magnilay at makipag-usap sa Diyos bago natin harapin ang ating mga hanap buhay? Nawa, tularan natin ang dalawang kusing ng babaeng balo. Tayo'y manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita. Tunay na ito'y nangusap sa amin. Nawa nga po, kami po'y may kababaang loob na maging tapat sa inyo, na magbigay kami ng aming buhay sa inyo, magbigay kami ng panahon sa pagbabasa ng iyong salita, sa pananalangin, at magbigay kami, Panginoon, ng aming mga kaloob sa iglesia na may puhunan, may kirot, dahil sa aming pagmamahal sa inyo. At higit sa lahat, ibigay ang aming buhay sa inyo upang kami ay inyong
maligtas kung wala pang kaligtasan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.